Mga high-tech na missile system ng US pinaputok malapit sa baluarte ng China. Warship ng Pilipinas wasak. Abangan ng iba pang mga detalye. At mga sundalo ng US hindi umubra sa tibay ng mga sundalong Pinoy. Ano kaya ang nangyari? Kaya tutok lang kapatid, dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video, lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid, sa gitna ng tensyon ng Pilipinas at China, pinaputok ng US ang kanilang mga high-tech na Patriot at Avenger missile defense system sa Pilipinas, kung saan nakasentro ang mga ito malapit lang sa South China Sea. Ang naturang pagpapalipad ng mga missile system ay bahagi ng Balikatan 2023. Ginanap ito sa baybayin ng San Antonio sa Zambales na ilang milya lang ang layo mula sa West Philippine Sea at South China Sea. Layunin din ng mga kaganapang ito na sanayin ang mga tropang Pilipino sa air defense at missile system na mula sa mga Amerikano bilang bahagi ng 18 araw na Balikatan Joint Exercises na magtatapos sa Biyernes. Sa pagsasanay na ito kapatid, natutunan ng Philippine Air Force at Philippine Marines ang tungkol sa Patriot Missile Defense System at Avenger Air Defense System na parehong makabagong sistema ng armas na kasalukuyang ginagamit ng Ukraine upang ipagtanggol ang sarili mula sa Russia. Sa aktual na mga video na ating nakukuha mula sa iba't ibang mga source, makikita natin na ang isang drone na ito ang kanilang nagsisilbing target kung saan matagumpay itong na-intercept ng mga Air Defense Missile System ng Amerika. Ang Patriot mga kapatid o MIM-104 Patriot ay isang surface-to-air missile system at anti-ballistic missile system na pangunahing ginagamit ngayon ng Amerika at iba pa nilang mga kaalyadong pwersa bilang kanilang pandepensa sa himpapawid. Hindi pipitsugi ang air defense na ito. Katunayan, noong 2003 sa digmaan sa Iraq, matagumpay nitong napabagsak ang bawat pinapalipad na mga Iraqi missile. At noong ginamit naman ito sa Israel, Saudi Arabia at mga Emirati forces noong Yemen conflict, matagumpay din itong napabagsak ang mga fighter jet, drone at mga missile ng kalaban. Ang Avenger Air Defense System naman ay isa naman itong mobile, self-propelled surface-to-air missile system. Ang kakayahan naman ito ay magbigay ng mga short-range na air defense laban sa cruise missile, unmanned aerial vehicle, low-flying fixed-wing aircraft at mga helicopters. Ibig sabihin, sa hindi kalayuan, kayang punteryahin at pabagsakin ng Avenger ang mga banta sa himpapawid na kagaya ng mga helicopter, drone, mga eroplano na hindi ganoon kataas lumipad at mga cruise missile. At higit sa lahat, dahil isa nga itong mobile, madali mo itong ilipat sa iba't ibang lokasyon. Ang live fire sa Zambales mga kapatid ay personal ding dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan gamit ang iba't ibang mga malulupit na sandata ng Amerika at Pilipinas ay pinagtulungang palubugin ang kunwari barko ng kalaban, ang nadikomisyonan na corvette ng Pilipinas, ang BRP Pangasinan. Unang umasinta sa barko ang missile frigate ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal. Sinunda naman ito ng AIM-142 HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Thank you.
Nagpakitang gilas din sa pag-target sa barko ang Bell AH Cobra attack helicopter ng Pinas na kung saan maraming beses nitong na-hit ang target. Hindi rin nagpahuli maging ang FA-50PH ng Philippine Air Force na nakahit naman sa target gamit ang Maybrick Air-to-Surface Guided Missile o AGM-65. Umatake rin sa target ang A-29 Super Tucano ng Philippine Air Force. At ang panghuling umatake sa BRP Pangasinan na siyang nagpalubog nito ay ang laser-guided bomb mula sa F-35B Lightning II ng US. Targeting. Hold out, good hit. So, when careful, don't press to proceed outward. Sa kabila ng pagkulo ng dugo ng China sa mga pagsasanay militar na ito ng US at Pilipinas, sinabi naman ng Amerika na ang paggamit ng HIMARS, Patriot at Avenger sa Pilipinas ay wala umanong intensyon na magdulot ng tensyon. Ngunit kung talagang gagawa ang China ng hindi magandang hakbang, handa rin umano ang puwersa ng US anumang oras. Samantala, sa nagpapatuloy na balikatan exercise, habang umiinit ang pagsasanay militar sa pagitan ng US at Pilipinas, mas nararamdaman din ng mga sundalong nagsasanay ang mas umiinit na panahon kung saan ang mga sundalong Amerikano ay tila naninibago at nanghihina. Hindi sila nakakatagal sa mahabang oras na pagbabad sa tirik na araw kung saan mapapansin na maya't maya ang kanilang pag-inom ng tubig. Pero ang mga tropang Pilipino animoy balat kalabaw na hindi iniinda ang init ng panahon. Ilang araw ding naantala ang pagsasanay na ginanap sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija dahil ang ginamit ng mga sundalo ng mga explosive ay nagsanhi ng grass fire. Subalit bagamat ganon, hindi naman nabahala ang mga kasundaluhan sapagkat may natutunan pa umano sila kung paano mas mabilis na rumesponde o ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganitong sitwasyon sa gitna ng totoong labanan. The location that we are currently on, those unforeseen scenarios and test our ability to respond on those things and it really tests our decision making in the ground. Base sa Philippine Army na madalas din talagang nagkakaroon ng grass fire sa mga lugar na katulad sa Fort Magsaysay. Ayon naman sa mga tropang Amerikano na naninibago daw talaga sila sa init ng Pilipinas at ang mga sundalong Pinoy ay maghanda rin daw dahil posibleng manibago rin sila kung sila naman ang ipapadala sa mga malalamig na lugar. Kasama rin talaga kapatid sa balikatan na sanayin ang mga sundalo kung paano i-adapt ang iba't ibang klima na kung saan makakatulong ito sa kanila na makasurvive kahit saan lugar pa sila mapunta. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!